Kahapon po, Ma'am Aileen, ako si Kasan at galing ako sa Iligan City Central School. At nandito po ako upang magsagawa ng isang interview tungkol sa mga tungkulin at kalinisan ng isang pamayanan. Ang una kong tanong ay, ano po ba ang inyong mga tungkulin sa pamayanan? Okay. Magandang hapon, Kasel. Okay, kung ang itinatanong mo ay kung anong tungkulin ko sa aming pamayanan, syempre ay marami. Tulad din ito ng tungkulin ko sa aking mismong sarili. Kailangan kong maging magalang sa mga tao sa aming pamayanan. Iwasan ko ang pagkakalat ng basura at igagalan ko rin ang mga karapatan ng mga hayop. At isa pa, kasali na rin dito ang paggalang sa mga likas na yaman ng aming lugar. Ay, kalawa ko noon pong tanong ay, ano po ba ang madalas na mga suliranin na kinakaharap ng inyong pamayanan? Okay. Bilang isang maobserbang mamamayan, nakikita ko ang isa sa malubha na problema sa aming lugar. Una, hindi tamang pangangasiwa ng basura mula sa tahanan, publiko at ang tapunan nito. Makikita sa mga bakanting lugar ang mga sakusakong basura na itinatapon ng mga tao dahil hindi na regular na kinukuha ng mga truck ng basura. Mabaho ang amoy, nagpapakita lamang na hindi inihiwalay sa nabubulok at hindi nabubulok ang mga basura. Itinapon din sa ilog ang mga basura. Pangalawa, mas lumalawak na pagbabaha kung umuulan at lalo na kung bagyo. Pangatlo, mas tumitindi ang traffic dahil sa mas mabilis ang pag-build ng mga malls kaysa pagpalawak ng mga kalsada o daan. Ang ikatlong tanong naman ay paano po ninyo tinutugunan ang mga suliranin na ito? Okay, simple lang ang kailangan. Maging responsableng mamamayan at magiging disiplinado. Ang mga ito ay madadaling sabihin pero mahirap isagawa. Pero kung tutusin ay kayang gawin kung talagang siseryosohin ang mga pananagutan. Ang totoo, ang ating kapaligiran ay may kayang i-repair ang kanyang sarili. Pero, naabuso ng paulit-ulit kaya hindi nakaka-recover. Kapag responsable at disiplinado ang bawat tao dito sa daigdig, hindi hinahantong ang matinding suliranin ang ating mararanasan. Gaganda ang kalidad ng ating buhay at hahaba pa ito. Hindi lulubo ang populasyon sa idaigdig ng na siyang pangunahing dahilan sa mga isyong panlipunan at pangkapaligiran. Sa ipapatuloy ang interview, nandito po tayo sa bahay ni Miss Ivan, isang chemist. Ano ang mga pampublikong pasilidad at kagamitan ang mayroon po kayo sa pamayanan? Dito sa Kabay Village, meron kami yung pampublikong poso. For example, na walang tubig ang korok ang asa. So, ang mga taga dito ay doon kumuha ng tubig. Saka meron din kami pampublikong tapunan ng mga basura na nasegregate ng mga taga dito ang mga nabubulok saka hindi nabubulok. Paano po ninyo iniingatan ang mga kagamitan sa pamayanan? Buwan-buwan, ito ay linilinisan or kagaya ng mga lugar na kung saan maraming gumagamit dito. Tsaka minilintin ang mga dekorasyon kung ano man yung kakalimit. Paano po makakatulong ang mga tao sa pagpapanatili na kalinisan sa inyong pamayanan? Sa pagkikimula dito sa bahay, sa pag-segregate ng mga basura sa nabubulok saka sa di nabubulok at paglalagay sa kanang lagayan na hindi na sisira ng mga aso o mga ano. Maraming salamat po, Miss Ivan.